nakaraan, bumisita dito si Jose Marichan. Si Jose Marichan! Jose Marichan! Hey, Ryan! Sir JMC, tapos gumawa tayo nun ng macaroni salad para syempre ginamitan natin yun ng Lady's Choice Mayonnaise. Tradisyon na kasi yun eh, at least sa amin. Ewan ko sa inyo, pero I think no, karamihan naman ng pamilyang Pilipino, gumagawa talaga ng macaroni salad tuwing ganitong kapaskuhan, di ba? So ngayon, eh kasi dami namin mayonnaise na binili, di ba? Dami namin biniling Lady's Choice Mayonnaise, pare. And ano kayang pwede pang gawin dito? Kasi pangkaraniwan na gagawin dyan, mga spread lang, di ba? Ngayon napaisip ako. Uy, ang dami isip pa. Ang layo nun eh. Ang layo eh. Ano ba yung pwede natin gawin sa Lady's Choice Mayonnaise, pare? Kasi given na yan sa mga spread, sa mga salad na kung ano-ano, di ba? No? So, ano pa ba ang pwede natin gawin? Nahirapan ako, Bin. Nag-isip ako ng mga putahe na pwedeng gamitan ng Lady's Choice Mayonnaise, pare, at gawin na natin yung lahat to, pare, Lady's Choice Mayonnaise with a twist. Pero malupit to, pare, ibang klaseng mga teknik yung mga gagawin natin dito. Kaya ano bang hinihintay natin? Simulan na natin. Alvin, kapag sinabi ko sa'yo yung gagawa ako ng... Nagulat ka. Sorry. Hindi ka handa. Kapag sinabi ko sa'yo yung gagawa ako ng kaldereta, tapos sasabihin ko sa'yo meron tong Lady's Choice Mayonnaise. Anong magiging opinion mo sa akin? Susumbong kita kay Lola. Teka lang. Hindi, maglalagay tayo basically ng integration to eh, ng mayonnaise sa kaldereta, pero hindi yung kaldereta mayonnaise. Hindi ganon, pare. Gagawa kasi tayo ng kaldereta paella with sun-dried tomato aioli, pare. Uy! Ito ay beef kalitiran. Alam nyo na yan, kung anong baka ang gusto nyong gamitin, gamitin nyo, wag lang yung umuungol pa. Sindi tayo ng wok dito. So, mantika. Traditionally, ang kaldereta, ginigisa lang naman yan. Pero ito, technically same principle, pero mas intense lang kasi yung searing na ganyan, yan yung nagpapalasang karne lalo sa mga karne, pare. Eh minsan, kapag halimbawa, no, halimbawa lang, kumain ka ng inihaw na liempo, tapos kumain ka ng siomay, parang mas meaty yung lasa ng inihaw na liempo kahit pareha silang baboy. Kasi yung siomay, technically steamed sa loob yun. Walang maillard na nangyari at ayaw natin nun, pare. Hintayin lang natin masir to, tapos balikan nyo ako dito. Pwede pang mas matindi yung searing nyo dito, pero para sa akin, okay na to, pare. So, pag kaldereta, kululang naman yan eh, di ba? Pero ipipressure cooker natin para mas mabilis. Electric tong gagamitin ko para, ano, hindi maingay. Kasi traditional na pressure cooker, maingay. Kung nasa bahay, ayan, ganyan. Naaasar ako sa tunog! So, sa bahay naman, kahit wala kayong pressure cooker, kulu-kulu lang. There is no problem with that. So, lagay na natin to din eh. Tapos, dyan na rin sa panayang kasi sayang yung lasa, mag-isa na tayo ng sabay na sibuyas. Maraming sibuyas talaga yan, ha? Is kama. Again, kung meron kayo sarili nyo recipe ng kaldereta, kung meron nga eh, kakasabi, kung meron kayo sariling recipe ng kaldereta, pwedeng yun na lang yung gamitin nyo. Walang problema doon. Kung makikita nyo, medyo naglulusaw-lusaw siya na siya ng konti, pre. Ayan. Pwede natin lagyan to ng ito, bawang. So, itong bawang natin, hindi siya masyadong magigisa, kundi magsosoften siya at magbibigay siya ng tamis, pare. Maraming bawang. Kontra? Aswang. Tama. Luwi lang natin ng konti. Tapos bigyan pa natin doon siguro another 5 to 10 minutes. Tapos balikan nyo ako dito. So ito mga gagawin pala natin ngayon, no? Talaga simple lang to lahat, pare. Pangkaraniwang bagay na niluluto na naman natin araw-araw, pero lalagyan lang natin ng... Twist yun, pre. Twist yun. Kala ko spin move, eh. Lalagyan lang natin ng twist para ano, mas masarapin gamit ang ating Lady's Choice Mayonnaise, pare. Diba? Ayan. Medyo malata-lata na siya ng konti. Lagay na natin dito. Sana kumasya lahat. Ay! I'm forgetting something. Kailangan pa na natin lagyan ng tomato paste, pare. Kahit mga ganyan karami lang. Lagay na natin yan. Sana kasya. Pag hindi kasya, kakaldero tayo. Kaso hindi pwedeng ganito kapuno ang ano eh. Ano muna natin? Kita nyo may mga nanikit. Masarap yan, pre. So kakalasin natin yan. Deglazing the fond ang tawag sa step na to, na usually ginagamitan ng red wine. Sa ibang mga ibang putahe, wala namang red wine ng kalderete, di ba? Ayan.
Mas bagay, hindi, sige, lagay na natin dito. Mas kapag lagay ko dyan, ililipat namin ito sa normal na pressure cooker. So, nasali na namin sa normal na pressure cooker. Nag-aksaya lang kami ng hugasin, pare. So, lagyan natin ng tubig pa to. Kasi sabi ko nga kanina, kailangan natin to masabaw. Magkoconcentrate to habang niluluto na natin siya bilang paella, pare. Okay na yan. Mas timplahan na natin yan. Cheese pa. Dahon ng laurel. Pamintang buo, pwede, pero iba kasi dito, tulad ni Alvin. Ayaw na nakagat yung paminta. I mean, karamihan naman siguro ng tao. Ayaw naman talaga, no, diba? So ngayon, okay na to. Yung mga iba pa natin ingredients, mamaya na yun. Pero ngayon, kailangan na lang natin tong palambutin. Ilalabas namin para hindi masyadong maingay. Cut. Ang next na gagawin natin ay sisig pizza. Itong sisig pizza na to, hindi to makalimutan ni Rani at ng mga barkada niya. Ako, nandun diba? Ako. Ito, si Ian. Isa, ano to, matagal na to, siguro around 2012 siguro to. Alam mo kung bakit naubos yun? Kasi mas pinasarap ko yun gamit ang ating ladies' choice, mayonnaise. Ang matindi pa dito, pare. Sobra simple nito. Kasi lahat naman tayo marunong gumawa ng sisig, lalo na kung matagal ka nanonood sa channel na to. Talaga? Hindi ka naman nanonood eh. Nagpo-produce ka eh, diba? Pag na-produce, hindi mo na pinapanood eh. Pero pwedeng-pwede rin na gamitin niyo yung mga tira-tirang sisig. Magandang paraan itong mga ginagawa nating unang dalawang dishes para i-utilize natin yung mga leftovers natin, pare. So ngayon, magsisimula tayo sa pizza dough, pare. Itong pizza dough natin na to, nagawa na natin to doon sa ating pizza party episode. I-refresh ko lang kayo. And very simple lang naman talaga to. At magsisimula yun sa 512 ml. Grabe! Or 512 grams ng maligamgam na tubig. Tapos stir natin. 7 grams na yeast, pare. Kabaliktaran ng? No. No. Okay. Ngayon, kung makikita nyo, basa yung lalagyan namin ng yeast. Natutunan ko lang to recently na ang powdered yeast, yung dried yeast na ganyan, i-freezer nyo para hindi mamatay. And effective siya, pre. Effective siya. Kasi dati, bibili ako ng maliit na yeast. Kapag bukas, di naman ako magtitinapay uli for a long while. Wala na, dead no na siya. Oo, oh, ano? No na siya. Tama. So, kailangan natin ng yeast. Tapos, eto mga yeast na to, tulog na to. Alvin, ano ang pinaka-paborito mong gawin pagkagising? Magalusap ina? Ano ba? Hindi. Tama yung sinabi ng kapatid ko. Kumain. Tama. Kasi eto matagal na tulog ng mga to eh. Matagal na. Hibernate yan. Gutom na gutom. Oo, kaya yung sinasabi lang kay Sleeping Beauty, halikan mo daw. Pagkahalik na dati, may pizza ka kaagad. Pre, gutom na gutom yun. Tagal ng tulog nun. Ngayon, ang kailangan natin bigay sa kanila ay carbs. Actually, eto mabubuhay na to ng ganito. Bad trip nga lang sila. Wala silang pagkain eh. Oh, wala silang food trip eh. Wala silang food trip. Eto food trip niya. Pwede asukal, pero kami honey na lang para madaling ma-dissolve, di ba? Hindi nila makakagat yung malaking granules ng sugar eh. So ngayon, hintayin lang natin silang mag-bloom, kumain, at makikita natin na bubula yan maya-maya. Tinan nyo ah, mabubuhay, bumula na siya, pero ewan ko kung may maka-capture pa tayo sa camera kasi makikita nyo na gaganon siya. Gawin na natin tinapay ito, pre. So kailangan natin ng 800 grams ng all-purpose flour. Last ingredient natin ay 16 grams ng asin, pare. Pansin nyo, hindi ko siya nilagay dun sa yeast kasi maaaring mamatay yung yeast sa asin. Sa taas lang natin siya nilagay. May insulation siya, may protection siya nung harina. Yan. Tapos meron ako ipapakita ng trick sa inyo kasi ang pinakamahirap gawin sa paggawa ng tinapay ay yung kneading, pare. So meron tayong tinatawag na autolyse step. Ang ibig sabihin lang nun, hahaluin nyo siyang ganyan. Tapos kapag na-absorb na yung tubig, yan, medyo ganyan na siya. Pagka ganyan na siya, pwede nating iwanan yan at pa-stay natin ng 20 minutes. Ang nangyayari dito, nahire-rehydrate yung harina, mas humihigop yung, pumapasok yung tubig dun sa harina natin. And nagsisimula na yung gluten formation, kasi ang gluten formation sa dalawa na po-form yan, sa agitation, tsaka sa time, sa paghihintay sa kanya. So, stay muna natin yan dyan, pero kung wala kang 20 minutes, pwede mo nang inid ng diretso. Pero talagang sadyang mas madali lang talaga. Kapag in-stay mo ng 20 minutes, pinadaan mo siya sa autolyse step. At habang pinapadaan natin sa autolyse yan, pwede na tayong mag-focus sa ating baboy. Meron tayong kumukulong, hindi pa siya kumukulo, pero malapit na tubig dito. Tapos meron tayo ditong maskara ng baboy na pinahiwa ko na kasi talagang mukha ng baboy. Maskara ng baboy, lagyan natin sa kumukulong tubig. Kahit ano to, kahit wag nyong palambutin ng malambot na malambot. Kasi dalawa yan eh. Kung gusto nyo yung taba, balat ng sisig na naninikit sa ngipin, palambutin nyo talaga ng sobra. Although kasi kapag masyado malambot siya, kapag pinirito nyo siya, mas matalsik in my experience. In my experience lang naman. So pakuluin lang natin yan hanggang lumambot ng sakto lang, just right pare. Tapos lagyan natin ng asin. Pwede nyo palagyan ng dahon ng laurel yan at kung ano-ano. Pork stock yan pare. Huwag nyo itatapon yan. Sayang, maraming pwede pag gamitin yan. Yung ating dough,
Eh, wala namang mababago sa itsura niya talaga. Medyo parang mamamaga lang siya ng konti. Yan. Ang struggle na pinaka nakakaasar pagdating sa... Ang struggle na pinaka nakakaasar pagdating sa tinapay ay yung mga lagkit-lagkit. Yung parang nagpuputik-putik. Dito, very, ano yun, very minimal na lang yun dahil nga pinasok natin sa autolyse. Eh, tinan nyo, sasaglit pa lang, di ba? Pero pag meron pa rin malagkit na ganyan, kuha kayo konting harina, ayun sa kamay nyo. Tapos ibaon nyo yan. Yan. Fold and push, fold and push. Ganyan lang kadali. Enjoy the process. So, need lang natin to, siguro hanggang maging makinis siya. Tantsa ko dahil na autolyse natin to, less than 10 minutes, pare. Kung meron kayong mixer, edi nice, di ba? Nice yun. Pwede nyo yung i-mixer to, mas madali. So, ngayon, kailangan lang natin i-rest to. Lagyan lang natin sa isang bowl, tapos pwede nyo yung takpan. Mas magandang magtakip ng, ano, tuwalya. Basahan na malinis. Kasi kapag minsan, plastic yung pinambalot nyo, nagmo-moist, pare. Ayaw natin nun. So, okay na yan. So, paalsahin lang natin yan, tapos hinsayin. Hintayin. Natin lumambot ang ating maskara. Bakit kailangan pala takpan yan? Mag-form siya ng skin, maninigas. So, eto na yung kaldereta natin. Check natin kung malambot na. Ay, famous malit na kalamansi. Dali. So ngayon, ang gagawin natin, check lang natin kung malambot na yung karne. Kasi kung malambot na yung karne, i-separate na natin yun. Tapos yung stock natin, tapusin na natin. Tapos ready na yun na isa lang sa paella natin. Pero gusto ko sana isa-isang tikim eh. Kasi nagigigil na ako dito. Gusto ko ng tikman to eh. Pero sabi ni Alvin, sabay-sabay daw tikman para maganda. So, gusto mo talaga isang... Chopping board me. Gusto mo talaga isang kalang kita. Dito, try lang. Testing lang. Hindi kita hiwain. Likod mo. Dito. Iyan. Naulok-ulok pa. Bango? Uy! Okay na to. Hangga't maaari, kung pwedeng hindi nyo isama yung mga kamakamatis. Huwag nyo isama. Pero wala, masasama talaga yan. Iyaan nyo na. So okay na yung karne natin. Tapusin na lang natin. Kunti na lang naman kailangan nito eh. Liver spread, pare. Ang ating matinding can opener. Nagaling po sa tita ni Ian kasi kitang-kita niya sa vlog na herp-herp tayo sa mga can opener. Salamat po, tita. Shoutout sa'yo, tita Dodi. Yes. Di ba? So, i-dissolve na lang natin to. Tapos, wala na. Ready na tayo na tanggal ng sapatos. Hindi, ha? Ay, ano ba? Kaldereta pa eh. Ready na kasi isasalang na lang naman natin to eh, di ba? Okay na siguro tayo. Baka pwede na tayong mag-sisig. Yung baboy natin, palagay ko okay na. Ay, okay naman ako. Hindi ka pwedeng tumawa. Bagsak ka sa pagsusulit na to, pare. Siraktan mo ako, tanda mo yan. Okay, yan. Okay na to. Ayun, masarap yung tainga. Faja, can you hear me? Sa mga nakakalam po ng joke na yun, mag-asawa na po kayo. Pwede mo na erecta prito to kung metal ka eh, di ba? Pero gusto ko muna pinapastay siya ng ganyan para matuyo-tuyo ng konti kasi ayokong magjuto ka. All over the place with the oil, pare. Tanggalin na natin to. Again, pork stock to, ah. Pwede nyo itago to. Kung medyo metal kayo ng konti, gamitin yung pangsabaw ng sinahing yan. Ang sarap ng sinahing yun, pre. O kaya, i-fortify nyo lang yung broth nyo ng sinigang. Ang sarap nun. So ngayon, habang pinapa-dry out natin yan, magpainit na tayo ng mantika, tapos rektahin na natin to. Gawin na natin tong sisig. Kita nyo, dry yung ano natin. Baboy natin. Tumawa ka na naman. Nakatawa ko, komedyante ka eh. Ay, komedyante ako. Oo, nakatawa ako. Eh, thank you. Okay, pwede natin i-prito to. Yung mantika natin, hindi ganun ka-init pa. Pero maghanda na rin tayo ng proteksyon. Dahil ako ay may... Ambisyon. Yan. Kala mo scripted eh. Nalagay natin yun. Nanonood kasi kami ng Ninong. Ay, nanonood. Oo naman, nanonood kami. Yung matabang vlogger. Pero pogi. Ladies choice oh. Naaway ako. Pagka mga gantong kalamig pa lang yung mantika nyo, asahan nyo, medyo maninigit sa ilalim yan. Pero okay lang sa akin yan, pre. Kasi hindi ako masyadong matalsikan. Unti-unti nyo itaas yung apoy, pre. Yun. So, pahanginan nyo lang ng konti ito para lumutong. Kasi mas madaling tsapin to, pre, pag malutong. Tsaka syempre, pag hindi na ganun kainit, di ba? So, balikan nyo ako ng konti, tapos buuin na natin ang sisig to, tapos it's time to make pizza. So ngayon, wala, i-chop na lang to. Kailangan ba ba ipakitang i-chop to? Eh, alam nyo na yan. Uy! Narinig mo yun? Bravo. Sabi niya, ah! Uy, bonus, malapit na. Yun. Dito pala sa ano, okay lang kayong mag-chop dito kahit hindi sobrang liliit. Kasi topping sa man ng pizza, medyo malalaki naman talaga eh, di ba? Hindi naman talaga to sisig. Nagaharap lang ako ng excuse sa katamaran ko, pero alam mo yan. Yan. Pwede nyo pang ano naman, ganyan eh, para mas lumit. Wala naman titingin dyan eh. Muna natin yan, die on.
Calamansi juice, pare. Nakapiga kasi kami ay... Tama. Tamad. Tapos, nor liquid seasoning. Siyempre, pang-skisi, ganyan talaga. Next, pare, liver spread. Kung ayaw nyo yan, di ice lang. Sibuyas, pare. Ang next na kailangan natin dito, pare, siyempre, ay Lady's Choice. Mayonnaise, pare. Kung ayaw nyo maglagay ng mayo, ay doon ako magtatampo talaga, pre. Oo. Kasi, hindi, aminin natin, hindi na authentic itong ginagawa kasi sisig pizza na nga ito eh. Doon pa lang sa idea ng pizza, doon kayo dapat magtampo, di ba? Yan, lagay natin yan dyan. Masaluin na natin yan. Ay, miss ko tuloy si ano, si Jose Marichan, pre. Nung hinalo ko, talaga yung amoy nung ano, Lady's Choice Mayonnaise. Tapos parang, alam mo pre, yung amoy, ang lakas makaano ng memory niya. Di ba? Parang gano'n. Bigay yun yung pumasok nila sa isip ko. Tapos pagtingin mo dito, hala, ito yung mga decor sa sinet up niya. Di ba? Si JMC, misa namin kayo. There's something missing. Oh, there's something missing. Sarap! Pero hindi pa tayo tapos, pare, kasi eto ay ipipizza pa natin. Meron tayo ditong tray na may parchment paper at nalagyan ko ng mantika sa ilalim, hindi para hindi dumikit, kundi... Para dumikit. Yan. Ngayon, maglalagay naman tayo ng mantika dito, hindi para hindi dumikit, hindi para dumikit, kundi para hindi dumikit. Yun doon natin, pre. Apakaganda. So, ngayon, gato lang gagawin natin dyan. Hindi na tayo magaganong-ganon yung ginawa natin yung... Gaganong parang pizza. Hindi na. Imo-mold na lang natin dito. Yan. So, palagay ko, kalahati nito yung ano natin. Yung dough. So, kung gusto nyo gawing bilog, pwede pa rin naman. Pero, sabi nga na sex mom, bakit papa? Alam mo yun, di ba? So, ito yung ginagawa ko. Ginaganyan ko siya para numipis yung gitna. Ano tawag sa ganyan? Punching. Para numipis yung gitna, kumapal yung gilid. Hindi ko alam kung ginagawa talaga yan. Tapos, using gravity, pinabababa natin siya para mabatak niya yung sarili niya. Actually, no, pwede pa rin natin ihagis to kung gusto natin. Wala lang, para makangas lang, di ba? Yan! Butas siya. Pero hindi naman nagmamatter masyado yan kasi pwede naman yung ganto. Lagay nyo dyan. Tapos lahat ang batak-batakin nyo ng ganyan. Mas madali yun. Yan. Okay na siguro tong ganto. Yan. Pero again, ako masyado mahirap to. Pwede naman kayong bumili ng crust sa supermarket. Parang supermarket flowers. Grabe. Hindi alam. Ed Sheeran. Kanta ni Ed Sheeran. Kung meron ng mga inaanak ko dyan na nakakain doon sa restaurant ko, yung restaurant na ayaw kong pangalanan, alam nyo na ang sauce ng aming sisig pizza ay mayonnaise pare-pare. Of course, Lady's Choice mayonnaise. Kasi ang mayonnaise, lalo ang Lady's Choice, kapag naluluto siya, mahirap ipaliwanag eh. Kung ano yung nagiging property siya, kailangan nyo nalang makita at matry. Pero basically, para siya nagiging parang hindi oily. Yun nga yung maganda sa kanya, hindi kumakatas yung mantika niya. Pero parang nagiging savory... Cream. Creamy siya, savory egg pie. Kasi itlog nga naman to. Di ba? So, lagay na natin yan. Yun. Kalat natin dito. Yan. Edge to edge siya. Pero wag masyadong makapal kasi meron ng mayonnaise yung sisig natin mismo. Di ba? Malalaglag pa. Walang pa tayo ng ulam. Reshoot pa. Ano, tatlong oras na tayo nag-chuse. Nung initial na ginagawa ko to sa resto, meron pa yung itlog ng pugo. Nilagyan ko pa. Kaso na-realize ko, ang hirap i-crack ng itlog pugo ng hilaw. Ang hirap, mahirap siya, medyo matigas. Tinigilan na namin. Naglalagay kami actually ng itlog dito. Pero hindi natin pwedeng gawin dito kasi medyo mas matagal maluluto to kasi yung pizza crust namin noon sa resto, luto na. Niluto namin na siya beforehand. Ito kasi, hilaw. Pwede nyo namang gawin yon pero another step eh. Di ba? Para yung paborito kong kata, another one bites the dust. Layo ba? Sorry. Yung oven namin dito, again, tulad ng layo ko sinasabi, ay merong heating element sa taas at sa baba. Para dito sa gagawin natin, beneficial yon. Kasi gusto natin magkaroon ng medyo browning sa taas ng tinapay kasi kundi mukha lang siyang hilaw eh, di ba? Pero, tandaan nyo, at least para sa akin, ang pinakamahalaga sa pizza ay hindi yung toppings pare, yung puwet. Kasi kailangan yung ilalim niya tostado. So isalang na natin itong ating sisig pizza. Dine. Sara natin. Sa tansya ko, ito ay aabuti ng 10 to 12 minutes. Hindi ko sigurado. Silip-silip na lang. Tingin-tingin na lang na gano'n. So, okay na yan. Habang naghihintay tayo dito, salang na natin siguro yung paella natin, pare, di ba? Ito na ang ating paellera. Sarasan natin na lumamig na, pre. Pero makukuloy naman uli natin yan. Yan. Medyo nakakulo-kulo na siya. Pwede natin ilagay ang ating gasby. Kunin natin yung may mga nakadikit-dikit na kamatis, sibuyas. Yan, lagay natin yan dyan. Ilalim natin. Yan, yung mga kamakamatis natin dapat ano, makuha.
Mukhang kasarap, no? Lakas ang kulay yung apoy dito. Pero dapat mahina. Kailangan sakop siya hanggang dulo, pero hindi nakadikit sa puwet ng paeliera natin, pare. Tapos, eto lang yung gulay natin dyan, pre. Kasi nag-i-exist naman talaga sa kaldereta to, di ba? Yan ang ating bell peppers na red and green. Matagal kong diribati sa isip ko, mga 3 buwan. Kung maglalagay ba ako dito ng ano, patatas at carrots. Parang feeling ko dapat hindi na. Andiyan na yung kanin eh. O yun pa, isa. Medyo madudu. Although pwede naman natin kontrolin yung pagkadurog na yun. Pero parang mas mabuting wag na. Focus na lang yung ano. Sa karne at kanin. Patong lang natin dyan. Noong nakaraan, inaano-ano pa natin, hinuhulma-hulma pa natin sa hugis nung pan. I realize parang wala naman masyadong point yun. So okay na yung ganyan. Mas madali pang tanggalin. Oo. Hintayin na lang natin to, yung pizza natin. Takamus. Ang ganda ng itsura, pare. Cut mo muna yan. Gusto ko na ipakita to. Ay! Tira mo yung gano'ng ka-brown. Yung tinapay natin. Alvin! Tira mo tao! Gusto ko na kainin. Pero hindi pa pwede. Lalagay muna natin yan dito. Kasi sabay-sabay nga natin titikman. Pero bago natin yan, tira muna natin to. Kasi baka sunog na eh. Ay, hindi pa masabaw pa. Okay. Kala mo authentic, di ba? Mga 10 minutes. Siguro with that time, pwede nating timplahan yung manok natin para sa huling dish natin, pare. At ito ay battered chicken with 3 dips. Lag utak. Battered chicken with 3 dips, pare. Pero malupit dito kung paano natin gagawin butter to, pare. Cock it, ikasa mo. So meron tayo dito manok na naka-prime chicken cut. Hilaw. Manok na pula. Napadaan sa sabungan. Ayan, oh. Mas maganda dito sana mas maliliit. Pero okay na yan. Okay na ako sa ganito. Gagawa tayo ng butter. Kasi buttered chicken nga. Dalawa kasi ibig sabihin ng butter eh. Pancake butter o butter na binugbog. Hindi, hindi ganon. Nung tayo sa isa, hindi rin to buttered chicken with the letter U. Meron tong letter A. Buttered, binuhusan ng butter rin. Pero technically, yung buttered chicken ay buttered chicken din. Pero eto ay buttered chicken na hindi buttered chicken. Sana nasusundan nyo kami, di ba? And pag gagawa tayo ng butter, kailangan natin technically liquid itlog tsaka harina. Pero teka lang. Hala? Hala? Wala tayong itlog. Bakit walang itlog? Paano ang gagawin natin? Magagalit na lang ba ako? O gagawa ako ng paraan? Gagawa ako ng paraan, pare, kasi ako ay matinong tao. Hindi ako nagagalit sa mga bagay na hindi ko naman kayang kontrolin. Gagamit tayo ng Lady's Choice mayonnaise, pare, sa ating butter. Ooh. Bakit? Di ba ang Lady's Choice mayonnaise ay made from real eggs? Tama, nakalagay. Nakalagay. Ayun, no? Made with real eggs. Serving suggestion, di ba? Yun yung nakalagay doon. So bakit hindi? Di ba? Gagana ba to? I have yet to find out. Hindi ko pa doon testing. Pero kung iisipin mo, why not? O not? Choke that. Pok not. Nalalagyan ko ng mayonnaise mamaya, pare. Yan. Kunin natin. Lagay tayo dyan. Medyo substantial amount. Yan. Ang weird pala maglagay ng ano, no? Ng mayonnaise sa hilaw. Parang hindi pa tayo. Di ba usually sa mga luto na nilalagay yan? Lagyan natin to ng mga panimpla lang. Typical na panimpla lang. Garlic powder. Nor. Chicken powder, pare. Di na ako mag-aalagay ng asin dito kasi doon ako kumuha ng alat. Pero maglalagay ako ng, ano na to? Force of habit na to, pre. Force of habit na to. Patis. Yan. All-purpose flour. Tapos, the universal solvent. Water. Tapos, hahaluin lang natin to hanggang makakuha tayo ng... Teka, atras natin yan. Baka sumausaw. Kailangan lang natin makuha yung itsurang butter. Alam nyo naman yun. Alam nyo naman yun. Kapag masyado malabnaw, anong gagawin? Iyak tayo. Hindi, lalagyan natin ng harina, di ba? Kapag masyado malapot, kanawan. Lagyan ng tubig. Tama ka. Mas makapal yung butter nyo. I mean, meaning, mas thick yung butter nyo. Mas makapal yung coating niya kapag pinirito nyo. So, pili na lang kayo. Kung gusto nyo yung makapal talaga, laputan nyo yung butter nyo. Pero do remember na kapag, kunyari, eto nakuha nyo na yung tamang ganyan. Ha? Tapos sinet aside niyo yung manok niyo for a while. Lalabnaw yan. Kasi magtutubig yung manok natin. Oh. So, lalabutan ko pa ito ng konti. Ganyan, ganito. Oh, oh. So, okay na to, pwede natin iprito to. Pero wait lang, mukhang nagpaparinig na yung ano natin. Yung paeya natin. Yan, pare. Palagay ko, this is alright. Ito yung sinasabi ko rin na concern ko. Na pagiging makapal nung sauce niya, hindi siya bumababa. Pero, okay lang yun. Maluluto naman yung kanin natin dyan. Pwede na to, pre. Siguro, gagarnishan ko. Oh, gagarnishan ko na lang to. Tapos, set aside na lang yan. Ngayon, ang gagawin natin ay sun-dried tomato
aioli. So syempre magsisimula yun sa sun-dried tomato, pare. Ito sun-dried tomatoes namin, usually ito nakababad sa mantika. Mm. Diba? Yun yung nabibili. Ang nabili ni Alvin, yung hindi nakababad sa mantika. Hindi ko sinasabing mali ka. Wala akong sinasabing mali ka. Wala akong sinasabi. Pero kailangan natin siya mapalambot ng konti. So binabad ko siya sa warm water for siguro mga 10 minutes siguro to. So ilalagay natin yung Dayan. Ang arguably mas mahalaga pa sa sun-dried tomato, pare, ang ating Lady's Choice mayonnaise, pare. Gay tayo ng again substantial amount. Ano ba ang aioli? Huwag ka na magtanong ng mga bagay din ako sa gato. Anong scientific name ng aioli? Ay, sabi sa inyo. So... Bawang, pare, bawang. May hirapan tayong gilingin kasi sobrang sick nung ano natin, pare. Lady's Choice mayo, talagang napakaganda ng quality niyan. Kung kakailanganin natin magdagdag ng say olive oil dito, gawin nyo, pare. Ay! Tikman nga natin to. Dito lang, sa safe. Ang sosyal ng lasa, pre. Sarap! Ang sosyal ng lasa! Ang sosyal ng lasa! So, para matikman na ito, doon tayo sa manok, pre. Ito, sobrang bilis lang na ito. Nakita nyo na naman, di ba? Ipiprito na lang natin, tapos gagawa tayo ng tatlong saw sa one. Yan. Yan. Paro. Oh, di ba? It works, pare, oh. It barks. It barks. Actually, alam na namin na gumana kasi second batch na to. Okay. Yung unang batch, halos maubos, pare. Ang kailangan na lang natin gawin dito ay ang ating tatlong dip. At napakadali lang nun, pare. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi gagamitan natin yun, ah. Lady's Choice. Mayonnaise, pare. Hindi ko alam saan ang galing yun. Bigla na lang lumabas, di ba? Kaya simulan na natin yun, pare. Gagawa tayo ng roasted garlic mayonnaise. Ito na ang ating bawang, pare. Ito yung fake roasted garlic na paborito-paborito kong ginagawa dito. Yung buo-buong cloves ng garlic na priprito ko lang, na medyo kalma lang na ano, na temperature. Lalagay natin yung sa isang, kung ano man tawag dyan, measuring cup. Tapos, Lady's Choice mayonnaise, pare. Yan. Yun ang kagandahan dito sa atin, Lady's Choice mayonnaise, pare. Masarap na siya on its own, di ba? Tapos ang daling i-level up kasi wala ka na masyadong kailangan gawin para pasarapin. Masarap na kasi siya. Ito, bawang na ilalagay natin dito eh. Kung maglalagay ng asin, pwede. Pero yung kanina yung sun-dried tomato natin, wala. Walang asin-asin yun. Tikman natin. Tikman mo. Di ba? Kasarap na naman, di ba? Oh, pare. Oh. Yun. Iyan, pare, napakasarap. Ganun lang kasimple. No fuss, pare. Mm. Ang sarap. Meron pa tayong dalawa, pare, at yung susunod natin gagawin ay basil mayonnaise. Ano kaya ilalagay ito? Sabi ko kay Alvin, Bin, kailangan natin gumawa ng basil mayo. Bili ka basil. Isa ba? Oo, isa. Isang kilo pala yung tinutukoy niya, pare. So, eto ay nakahimay na, ha? Kanina nung hindi nakahimayan, ang dami niyan, pare. Ano? Parang yung toge lang. So, bukas may pesto. Oo, bukas may pesto tayo. So, gusto ko lang sabihin na importante po ang clear communication sa mga gantong bagay. At ang gano'ng karaming basil ang gagamitin natin? Eto lang gagamitin natin, pare. Eto lang ang gagamitin natin. Ha? Next na ilalagay natin, ito optional na lang, ito pala malasan eh. Pero kasi nabanggit mo pesto. Parang gusto ko tuloy yung vibe na yon. So, bawang, pare. Ano lang din, manipis lang din. Tapos ano kaya yung next? Lady's Choice mayonnaise, pa. Lady's Choice mayonnaise. Ayan. Bakit? Wala po, sir. Okay, kala ko meron. Grabe, ang sarap. Hindi pa ba pwede yung manok? Hindi pa! Wait lang! Uy! Grabe to. Kasarap, kabangaw, kadalay, pare. Di ba? Kompleto na. Oo, mananalo ko na. Para Exodia yan, pare. Anyway, eto na ang ating basil mayo na talaga namang napakadalay, napakasarap at napaka... Bangaw, pare. Meron pa tayong huli. Ito, madali lang din to, pero mas marami ng ingredients ang konti to. At ito ay kung tawagin ay ranch dressing. Meron tayong gata, siyempre. Lalagyan natin to ng chop na sibuyas. Ano yung tira natin sa sisig kanina? Meron, no. Yeah. Tapos, eto, kailangan kasi ito magiling. So, gigilingin ko muna siya nang wala pang Lady's Choice mayonnaise para magiling na maayos. Sarap onion shake, pare. Lumalaban yung ano. Next na kailangan natin ilagay dito, syempre, ang napakasarap na Lady's Choice mayonnaise, pare. Yung marami rin, syempre.
Medyo ano to, mas malabnaw na dressing to kaya siya may gatas. Medyo marami-raming spring onions to. Yan. Dito. Actually, kung natatapangan kayo sa spring onions, pwedeng parsley lang ilagay nyo. Mas mild kasi yung lasa nun. Tapos haluin na natin to. Kailangan lang makuha natin yung consistency. Kapag masyadong malabnaw, dagdagan ng Lady's Choice Mayonnaise. Ganun lang naman yun eh. Diba? Diba? Penya ng patatas. Patikim nga! Patikim nga! Patikim ako! Patikim ako! Patikim ako! Anyway, kompleto na ang ating tatlong sausawan. Salin na natin yan dito. Nga pala, no, kapag ranch, damihan nyo kasi hihigupin ng tao yan para iinumin ng tao yan. Eh, wala tayo bang kailangan gawin ngayon, kundi... Magtanggal ng sapatos. Plating! Ay, sorry. Pare, eto, panalo to. Ang sarap, pare. Kung hindi kayo kakain ng sisig na may mayonnaise, itry nyo siya sa pizza kasi, pre, nandun yung elemento ng tinapay. At ang tinapay ay masarap sa mayonnaise. Yun yung missing link siguro na magbi-bridge dun sa dalawa. Diba? Sarap na ito. May sokarat ba? Parang may sokarat. Yun kasi yung ano eh. Doon ako nahihirapan minsan eh. Sa kakakuha ng sokarat, baka mamaya masunog. Oo, mahirap balansin. Pero eto, meron pare. Goods to. Kuha tayo ng sun-dried tomato. Iuli natin. Gay natin dyan. The perfect bite. Diba? Mmm! Alam kong masarap siya. Pero hindi ko in-expect na ganito kasarap. Legit! Legit, pare! Legit! Diba? Diba ang galing nito? Parang sarap ng luto mo ngayon. Ay, iba, no? Hindi. Ngayon lang! Alam mo kung bakit mas masarap ngayon? Kasi ginamit natin ito ng Lady's Choice Mayonnaise. Ginamit namin ito ng Lady's Choice Mayonnaise, pare. Pero, Bino, iba, no? Harap nun. I mean, ito, kanin na may kaldereta. Oh. Diba? Oh. Pero pag nilagyan mo nito, yung crunch. Iisa pa talaga ako. Ang sarap, ang sarap. Hoy! Pag to natikman mo, sumpa to. Masarap to. Pero dahil masarap to, wala na ibang pagkaing masarap sa'yo. Ito na lang, pare. Sumpa yan. Oo, diba? Ngayon mo, ikalat ni Ioli sa bibig mo. Sarap? Napakasarap. Okay. Natutuwa talaga. Ay! Pero wait lang! Oh, papatingin mo pa kami. Kasi hindi! May isa pa tayong dish, pare. May isa pa tayong dish. Check muna natin. Hindi, sausaw na agad natin to. Dito muna sa ano? Sa roasted garlic Ioli natin. Malutong kaya? Try natin, ha? Uy! Mmm! Well, kapag nagba-butter ka naman talaga, di naman talaga siya super lutong talaga. Pero yung butter kasi, it protects the protein from overcooking. Diba? Ganun siya eh. Meron siyang armor, pre. So, ang sarap. And siyempre, lalo mas masarap doon sa ating roasted garlic mayo. Sorry, umisa pa ako. Naku, ikaw ay pesto lover. Magugustuhan mo talaga to. May ano siya? Ano? Anghang. Dahil sa bawang. Mm. Tapos sobrang fresh nung anghang na yun, na para bang gusto ko pang umisa, pare. Oh! Last, pare, ang ating ranch dressing. Hindi na ako magugulat dito kasi ito nga mismo yung ginagawa namin. Oo, hindi ka na magugulat. So, basic na sa akin to eh. Luma na sa akin to eh. Pero, hindi. Kailangan kong tikman to para sa mga inaanak natin, di ba? Kasi itong ranch dressing. Basil natin, basil mayo, sharp. Roasted garlic mayo, mild. Etong ating ranch, somewhere in between. Kasi mild siya, mellow siya, dahil meron tayong gatas nilagay dyan, pampakrimi. Pero at the same time, merong konting ganun ng bawang at sibuyas natin, pre. Ano to? Pag eto yung serve mo mga dips, lahat na. Lahat na makikita mo. Kasi alam naman natin sa mga handaan,
medyo hindi pare-pares ang panlasa ng tao. So kailangan mag-cater tayo para sa lahat. And etong mga dips na to ang so-solve nun sa problema mo. Etong dalawang to, very inoffensive naman yung strength ng flavors nila. So, pasok to sa lahat, pare. Kaya mga inaanak, sana itry nyo itong mga dishes na ginawa natin ngayon. Kasi, pre, ang Pasko, malungkot yan kapag hindi natin sinunod yung mga tradisyon ng pamilya natin. Kasi, yan yung pagkakataon sa ano eh. Pagkakataon sa taon kung saan magkakasama-sama kayo and re-remind yung sarili nyo kung bakit nga kayo pamilya. Siyempre, mas masarap yung mga ganyan kapag meron tayong mga gantong putahin na made special with Lady's Choice Mayonnaise, pare. Sobrang dali, sobrang sarap, pero sobrang special. Pre, pwede nyo ang gawin itong mga ito sa tira-tira lang eh, di ba? Sa mga nakakulimbat mo sa ano, ibang Christmas party. Pwede, handa nyo ng ochibuelo nyo, pre. Kasi i-repurpose lang natin tulad nito. Mukha ba yung... Eh, well, hindi naman to tira. Pero ganun din ang kalalabasan niyan, pre. Sisig pizza natin. Yung chicken natin, kahit ano yan, pare, mas mapapasarap natin yan. Made special with Lady's Choice Mayonnaise, pare. Ang yabang ng handa niya, pare, kapag ginamit nyo to sa inyong ochibuena. Maraming salamat, mga inaanak. I love you all. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. And ako ay mag-food trip muna. Merry Christmas, mga inaanak. I love you all. So akin... Ay, hindi. Baka masyado namang gahaman pag nilahat ko ito.